Good morning, good morning. So nandito tayo ngayon sa Biri, Northern Samar, around 4:30 AM. Ngayon naglalakad kami papunta sa Makadlao Rock Formation. So itong nakikita nyong madilim na footages ay mga huling shot ng vlogging camera ko before mabasa nitong tubig dagat. Anyway, kamusta kayo guys? Namiss ko kayo. Alam ko, February na at ngayon pa lang ako nakapag-upload. May naiwan tayong landscape photography adventure ng 2018. And medyo nahirapan nga ako sa pag-process nitong video na to. Dahil ang gamit ko dito ang pang-record ay GoPro Hero 3 Plus. Which is not good kasi sobrang hangin dito. Katulad na lang nito. Kami ngayon. Kaya expect nyo na puro voiceover itong episode na to. Nasasayangan lang talaga ako sa story na na-capture ng GoPro na to kahit di nga maayos yung audio. Kasi sobrang nagustuhan ko yung mga nakuha kong images dito sa adventure na to. Katulad na lang nitong first composition natin kung saan nahanap ko tong mga malalaking bato and ginamit ko siya as foreground. Nagustuhan ko siya kasi may contrast siya dun sa pinagpapatungan niya. And in-enhance ko na lang yun sa post-processing. Napansin ko rin tong mga rock formation sa may baba ng mga bato. Which is good as leading line para sa subject natin na magsapad rock formation. Then sobrang nagustuhan ko rin talaga itong ulap sa may taas ng subject natin na nag-act as background dahil kinatch niya yung makulay na sunrise light. So kahit nag-struggle ako sa pag-record ng video, sobrang satisfied naman ako dito sa unang image na nakuha natin. So ano sa tingin nyo? Comment down below! Okay, back to voice over. Masyadong malakas talaga yung hangin. Anyway, malapit lang to dun sa unang composition natin. Mali, tumalikod lang ako din. Nakita ko nga tong magandang scene sa may direction ng sunrise. And naglakad lang ako ng onte. And sinet up ko yung tripod ko. And gumamit ako ng wide lens para makapture yung buong scene. Kasi sobrang ganda talaga niya, promise. Gumamit ako ng 3-stop hard edge graduated ND filter para malapit yung exposure ng sky dun sa ground natin. Kasi tutok nga yung araw dun sa lens natin. Sobrang liwanag ng sky. And nag-add din ako ng 10-stop ND filter para sa long exposure shot. Settings na ginamit natin ngayon. F11, ISO 100, then 13 seconds. 13 seconds na ginamit ko dahil gusto kong paggalawin yung ulap sa taas. Oops. Teka lang, wait. Hindi ko gusto yung nakuha mo sa settings na yan. Mas gusto ko tong 1/3 of a second na exposure time na kuha mo with F11 and ISO 100. Mas gusto ko to kaysa dun sa gumalaw na clouds kasi yung texture ng cloud sobrang nagustuhan ko dito. Na almost the same texture na rin siya nung dagat. And nagustuhan ko yung lupa dito sa baba ng image na nag-act as foreground and somewhat nag-act din siya as leading line papunta dun sa middle ground natin which is yung itong malaking bato na to. And isa pa sa nagustuhan ko dito sa mga element sa image na to, sa tingin ko nagko-complement sila. May middle ground and of course yung foreground
And nasa background nga yung Puhunan Rock Formation and yung Belat Rock Formation. So, yun. Ano sa tingin nyo? Same din ba kayo ng opinion about this image? Sana nagustuhan nyo rin tong pangalawang image na nakuha ko dito sa Makadlaw Rock Formation. At ito, paalis na kami ng Makadlaw Rock Formation. Kahit sobrang ayaw ko pa talagang umalis kasi napakaganda dito. Sabi ng guide namin na si Kuya Sunny na mahirapan na kami makabali kung magtatagal pa kami dahil pataas na yung tubig dagat. Pero sinabi naman ni Kuya Sunny na napakarami pa namin magandang mapupuntahan. Pero sa pagkakataong ito, hindi muna ako kumuha ng images kasi pagdating namin doon sa Puhunan Rock Formation, medyo naging harsh na yung liwanag ng araw. Kaya in-enjoy na muna namin yung pag-stay dito. At ito na, after namin mag-relax and bumalik dun sa tinutuluyan namin para magtanghalian, papunta na kami ngayon sa area ng Magasang Rock Formation and Magsapad Rock Formation for sunset. Woohoo! Sa landscape photography adventure natin. Dito tayo ngayon sa isang beach malapit sa mga rock formation. So, nasa harap natin ngayon yung masapad saka yung pag-asang. So, image na naisip ko ngayon, gagamitin kong foreground itong mga mangroves na to. Then, hopefully maging leading lines itong tatlong mangroves na maliliit dito papunta dun sa Magasang. So yun, kung nakikita nyo naman, lubog na kami dito sa tubig na to. Ano oras na? 4:30? Around 4:30 na rin. Settings na ginamit ko, F11, 10 seconds, ISO 100. How I wish na iPhone na lang yung ginamit kong pang vlog. Mas okay pala kung ayun na lang yung ginamit ko. Anyway, so nag-drop ako ng 6 stop ND filter sa harap ng lens ko. Then 3 stop graduated ND filter. So 10 seconds ang ginawa kong exposure para ma-blur yung alon ng tubig. And okay lang kahit ma-blur yung mga mangroves dito. Kasi ginagamit ko lang naman sila as leading line dun sa papunta dun sa Magasang Rock Formation. So, kunin na natin yung shot with 2 second timer again. Sana magustuhan nyo.
kami ngayon sa isang malaking bato sa harap ng Magasang. So dito kami tumayo para masama ko sa composition itong tulay na to as leading line papunta dun sa Magasang Rock Formation. So medyo madilim din ang kalangitan ngayon. Kanina ulan na, buti sobrang saglit lang at tumigil na yan. So ang naisip kong gawin sa image na to, super long exposure, around 2 minutes. Then, para ma-achieve yun, gumamit ako ng 10-stop ND filter, saka ng 3-stop sub-graduated ND filter ni Benro. So 2 minutes, F11, ISO 100. Naka-timer mode ako, so pipindutin ko to once na matapos yung countdown sa cellphone ko. Okay na. Yun, medyo kita dito sa itsura ng mukha ko na hindi ko nagustuhan yung first shot ko. Kaya ulitin ko na lang yung exposure na yun. Again, 2 minutes para ma-capture ko yung paggalaw nung ulap. And hopefully yung paggalaw nung ulap na yun sumabay dun sa direksyon nung leading line natin para mag-add din siya ng additional leading line papunta dun sa subject nating Magasang Rock Formation. At ito, tinatawag na kami ni Kuya Sunny kasi paparating na daw yung ulan. Kailangan na namin bilisan dito sa shoot na to dahil kailangan pa namin tumawid ulit ng dagat. So, I hope na magustuhan nyo tong last image na to. Alright, napakalaga talaga na may lokal na guide dito sa lugar na to kasi mas alam nila yung takbo ng panahon dito. Kung wala si Kuya Sunny, siguro nung una pa lang na stranded na kami dun sa first location namin. Then ito nga, medyo enjoy pa kami nagshoot kasi di namin napansin na nandyan na pala yung malakas na ulan and tumataas na rin yung tubig dagat. Kung natripan nyo na pumunta dito sa Biri, Northern Samar, ilalagay ko yung contact detail ni Kuya Sunny dito sa description ng video para matanong nyo kung ano yung mga gusto nyo itanong sa kanya. And umabot ka dito sa parte ng video na to. Maraming salamat sa panonood. I hope na kahit papano may napulot kayo dito sa landscape photography adventure namin dito sa Biri. Like mo na tong video na to. Share mo sa mga kakilala mo na nahihilig din sa photography. And hopefully, mas rumami pa tayo dito sa channel na to. Please subscribe for more landscape photography adventure. And yun, see you in the next episode.